ng AIM Global Bicol, Project High Bicol, JLIM Project Bicol. Let's all welcome. Okay, digital clap tayo, okay? Digital applause tayo. Ibigay natin yung pinaka-warm na welcome kahit type lang yan, kahit pag kahit digital lang yung applause natin. Ibigay natin yung pinaka-warm welcome natin para sa sobrang galing na speaker natin for this evening. Walang iba kundi si Coach, okay? OJ Chua. Alright. Nahuli yung sounds natin. Oo nga, okay, nabangan ko yung sounds nung, eh. Sabi nung tech, hindi na ata kailangan ng intro music. Yes, grabe, welcome, Upline OJ Chua. It's a pleasure to be your host for tonight. Yes, so thank you very much, Mentor Jolo, for that one. Kasi ikaw talagang nag-intro sa akin. So anyway, good morning everyone. So... tonight will be a very, very special night kasi ito ang pinaka-finale ng Digital Blueprint at talaga namang lahat ng mga mentors and coaches na nagtotalk is talagang pinaghandaan yung gabing to. Kaya sobrang congratulations sa lahat ng mga nanonood and keep on sharing this video kasi... This link, kasi this will be the last live na mapapanood din yung ating Digital Blueprint kasi naman, i-record na lang to, diba? So anyway, for those na first time po ako na makilala, my name is OJ Chua. And katulad din po sa inyo, nagsimula din po ako bilang first timer. Okay? So nakakatuwa kasi lahat ng mga... You know, promises ng network marketing, lahat ng promises ng empowered consumerism is sobra-sobra po yung binigay sa akin. Tama? And of course, dahil po yan sa malupit na sistema at mentorship ng ating pinakagwapong upline na si Mentor Joseph Lim and lahat ng mga kumikita ng magaganda ngayon sa JLIM Project is dahil po yan sa magandang sistema ng JLIM Project. Kaya naman, nakakatuwa kasi itong Digital Blueprint is isa talaga sa madaming natulungan at pinaresulta because of our effective system ng JLIM Project, 'di ba? So nakakatuwa kasi alam naman natin na nung nagsimula yung pandemic, sobrang bilis ng ating mga uplines. Isa na dyan po talaga si Mentor Joseph Lim. Sobrang na-appreciate ko siya during kasagsagan ng pandemic na conceptualize yung Digital Blueprint para lahat ng mga leaders BC hindi mapansin yung mga pangyayari. And then, ang nakakatuwa doon, kasi kung kailan nagkaroon tayo ng pandemic, dun naman sobrang naging massive yung kumikita ng malalaki, 'di ba? So, halos kaliwa kanan, naging normal na lang yung kumikita ng million-million. And ang nakakatuwa doon kasi kahit mga baguhan nakaka-join lang because of our system ng JLIM Project, massive din talaga yung na-create na results. May kung dati, 'di ba, kailangan nating hatawin more than 1 year para kumita ng 1 million. Kung kailan nagkaroon ng pandemic, saka patuloy, 'di ba, na nagkakaroon ng less than 8 months, 7 months, 9 months, 10 months na hinataw yung Easy Business, talagang nahihit nila yung mga massive results. Kaya naman, nakaka-excite ang innovation ng JLIM Project, which is the Project High, diba? Kasi kung madaming na-create na results for the past year of JLIM Project, nakaka-excite yung mangyayari this coming upcoming months and years, especially sa sobrang hands-on at sobrang lupit ng mag-head si Mentor Tanya Morales at Mentor Don Bade. So yan yung mga ilook forward natin. And of course, mas madaming bagong kwento, mas madaming bagong inspirasyon ang makakreate for this innovation ng system natin. So anyway, going back to my kwento, naging first timer din po ako katulad ng karamihan sa inyo na upo, nakinig, nagduda din at first, tama kung talagang tunay ba na yayaman ako dito kasi si Mentor Joseph Lim nung in-invite niya ako, nakamotor pa lang siya at that time. But then again,
isa lang ang natatandaan ko before nung nag-usap kami ni Mentor Josephine. Sabi ko, hindi ko siya fully na ma-understand. Pero since na ikaw yung nauna dyan, I trust you. Gagawin ko lang hindi naman yung family members ko. So I need to decide for myself. So in-embrace ko lang yung consequence. And yun yung naging motivation ko kung bakit ko binilisan na alamin, aralin, at hatawin yung negosyo. So, ang nakakatuwa doon, kasi ang promise ko kay Ma, sabi ko, Ma, just give me 1 year. Pag walang mangyari, edi, diba, itutuloy ko yung pagiging nurse. Kung ayaw mo ko dito sa Pilipinas, edi mag-a-abroad ako. Just give me 1 year. I-full-time yung business. Ang nakakatuwa doon kasi hindi inabot ng 1 year, in a span of 11 months, I was able to buy my first car. So, nag-join ako 21, nabili ko yung first car ko, I'm still 21. Tama? So, what am I trying to tell you, it's not only about the car, but yung pwedeng mangyari sa'yo in a short span of time once na nag-decide ka to give it all. So, right after ko, yun, inaral yung business, I took ownership, at dun pa mas nag-level up yung results na binigay sa akin ng Empowered Consumerism. First year, I earned my first million. First year, diba, Hong Kong, Singapore, Thala, Malaysia, Asian Cruise. So lahat ng mga pinapangarap na travels, destination, is halos napuntahan na because of Empowered Consumerism business. So hanggang sa may mga major bucket list natin, like, you know, yung Maldives, 'di ba? So, at hindi lang 'yan, dumating sa point na hindi lang ako 'yung nakapagta-travel, kundi pati family members na isasama na sa travels. Kaya 'yun 'yung lagi nating naririnig sa mga inspirational talks na once na binigay mo 'yung pinakabuong effort mo, oras mo, 'di ba, dedication mo in doing the business, sobra-sobra din ang ibibigay sa iyo ng Empowered Consumerism. Hindi lang pangarap mo yung kaya niyang ibigay, kundi pati pangarap ng mga taong nakapalibot sa'yo, kaya niyang ibigay. Okay, so aside from that, of course, diba, first house and lot, because of this business, nakapatay din kami, tas mga properties dito sa Bicol, and ang isa sa pinakamasarap na reward na na-enjoy ko is I was able to, you know, to juggle both, na kaya mong mangarap, kumita ng malaki habang nakikita mo yung loved ones mong lumalaki, 'di ba? Kasi all of us, we are taught to chase money, right? After natin mag-graduate, halos lahat ng attention, kumita, 'di ba? Magsipag para kumita ng pera. But then again, we tend to forget that we also need to chase time. Kailangan din pala nating habulin yung oras, kasi mapapansin natin, 'di ba, sa kakatrabaho, halos wala kang naipon, tapos tumanda ka na, hindi mo nga na-enjoy yung buhay mo, diba? Hindi ka nga nakapag-spend ng time sa pamilya mo, sa mga anak mo. Baka mas kilala pa siya ng yaya, diba? Or ng lola at ng lola compared sa'yo na bilang magulang. At yun yung nakita kong treasure in doing this business, na hindi mo kailangan mamili between kumita ng malaki, makuha mo yung pangarap mo, and 'di ba, yung presence mo with your family. Kaya dito talaga si Anne, naka-lay cards na, nasa atin na lang yung effort, yung hataw, and the results niyon sa walang hataw na ginawa. Okay? So, lahat ng to, these are all important. Pero pag-uusapan natin ngayon is the closing part. Kasi etong topic natin, defense against the misinformed, is kasama to sa closing. Sabi nga natin, 'di ba, sa basic skills, importante yung intro, body is only 20% and 40% is the closing. Uulitin ko. Ang laman ng conversation natin, 40% intro. Ano ibig sabihin sa intro? Yan yung kumustahan, yan yung kumukuha ka ng mga hot buttons ng tao, 'di ba? Yung form sa kwentuhan ninyo, family, occupation, recreation, message. Diyan ka kumukuha ng mga informations from your prospects na yun din yung gagamitin mo pang close deal sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, the body alone, the presentation, yung marketing plan, 20% lang siya. Kasi
hindi naman lahat nare-retain agad sa utak ng prospects natin. Ang naiintindihan lang niyan, ang kailangan mong ipaintindi sa kanila, why they need to do the business at ano yung mga paraan na kailangan niyang gawin para makapag-start siya sa negosyo natin. Okay? So, again, rejection, paulit-ulit natin naririnig, 'di ba, na rejection normal lang 'yan, 'di ba? Sa NBO, sa NECO, lagi natin 'to naririnig. But again, pwede mo kasi siyang gawin as scapegoat. Ano ibig sabihin sa scapegoat? Pwede mo siyang gawin as rason na, ay, na-reject ako, normal lang daw 'to, sabi sa training. Pero again, kung paulit-ulit yung reason bakit ka na-reject, 2 months ka na, 3 months ka na, 1 year ka. Na still nare-reject ka pa rin, ibig sabihin, hindi ka natututo. Tama? Hindi ka nag-learn. Kasi as long as ginagawa mo everyday yung business natin, madami kang kinakausap, every rejection doon, pag sineseryoso mo yung negosyong ginagawa natin, natututo ka, tumatatak siya sa utak natin. At sa susunod na presentation mo, mas ginagalingan mo na or mas alam mo na yung mga tamang dapat na sagot. Okay? But then again, you can lessen it. Ibig sabihin, kung normal yung rejection, okay yun. Pero habang patagal ng patagal, habang namamaster mo yung negosyo, darating ka sa point na yung rejection sa'yo, di ba, halos nawawala na. Actually, lahat ng mga karamihan ng mga veterans or pros ng mga mentors, di ba, mga uplines, nare-reject din, pero very minimal na lang. Kasi alam na yung mga diskarte paano sagutin at paano i-handle yung mga common objections. And tonight, diba? Yan yung pag-uusapan natin. And eto based on kung paano ko lang siya hinahandle. Pero mas maganda, diba? You take down your notes, isulat nyo. Kasi ang negosyo natin, this is a copy business eh. Bakit madaling magpayaman? Kasi ang tanong paulit-ulit at ang sagot, yun at yun lang din. Kaya dapat, diba? Any situation na na-encounter niyo sa prospects na hindi mo masagot, isulat niyo yan, tapos itanong mo sa mga mentors at coaches. So kung meron man akong hindi madidiscuss, mas maganda itanong mo yan sa iba't ibang mentors and uplines kasi iba't iba din yung way paano nila sagutin ang every objections. At pre-practice, paano sagutin, okay? Ako nung bago ako, tinatanong ko yun sa iba't ibang uplines at pag uwi ko ng bahay, pinapractice ko paano yung tamang bagsak. Diba? Kasi minsan, yung intention mo is maayos naman, pero yung the way kung paano mo binagsak yung sentence mo or yung thought, minsan iba yung dating sa prospect. So anyway, let's go to my topic. Ayan, there are no negative people. Okay? Only misinformed. So, ibig sabihin, wala naman talagang negative na tao. Tama? So, ang tawag lang doon, maling information lang yung mga naintindihan nila or wala lang silang alam. Parang katulad sa'yo, di ba? At first, iba naman yung tingin mo sa network marketing. But then again, nung naipaintindi sa'yo yung mga question mark sa utak mo, dun ka ngayon nalinawan na, ah, okay, ganun pala. Okay, so same goes with our prospects. Ganun din naman sila dati sa atin. May duda din. So yan lang din yung information na kailangan natin ipasa sa kanila. Kailangan natin ma-secure sila na etong negosyo maganda, etong negosyo big time, etong negosyo, 'di ba? Yayaman sila. Tama, kikita sila. So excuse me lang kung umuubo-ubo ako. So please stay with me, okay? So what to do? Okay? So pag may objection, number one na kailangan mong gawin, listen. Pakinggan mo. Dapat sa communication, two-way dapat siya. Bakit minsan, diba, kwento ka na ng kwento, pero yung prospect mo, lutang, diba, at the end of the conversation, walang naintindihan. Ay, may membership pala, diba? Kasi baka ikaw lang yung
kwento ng kwento na hindi mo malang inaalam kung ready yung prospect mo makinig sa'yo. So, ito yung 4 tips na kailangan mong tingnan para makapasok ka sa prospect mo at para talaga may value yung communication or yung kwentuhan ninyo. Number one, pag yung prospect mo nagkukwento na ng private life niya, ibig sabihin, you gave his or his trust already. Okay, sa kwentuhan, pag nagkwento na siya na, okay, ako may 4 akong anak, diba? 5 years na ako dito sa Hong Kong, ibig sabihin, nakuha mo na yung trust niya. Number 2, pag yung prospect mo, pag yung prospect mo is nag-start ng ngumiti sa joke mo, ibig sabihin, komportable na siya sa'yo. Okay, and number 3, tatlo lang pala, hindi 4. Number 3, pag yung prospect mo nag-start na magtanong about sa'yo or nagtatanong na anything about the business, ibig sabihin, ready na siyang makinig. Okay? So, pag napansin mo yan na tatlo sa kausap mo, dyan mo na ngayon ipasok yung negosyo. So, very open na yan. Kasi once kasi na hindi pa siya ready makinig, kwento ko lang ng kwento, end of the conversation, wala siyang naiintindihan. Okay? So, number one, after the presentation, huwag na huwag kang matatakot magtanong, kumusta po yung business? Okay? Kailan tayo mag-start? Alin doon yung nagustuhan mo? Yung 15 accounts, yung 7 accounts, yung 3 accounts. Bakit kailangan mo bigyan ng options para, di ba, malay mo. Pag 1 account lang kasi ang in-explain mo, ang next option niyan is no. Pero pag madami kang options na nilatag, for sure, ang pinaka-least na option niyan talaga 1 account. So, mas mataas yung chances na mapahotspin yung tao. Okay? So, after those, gamitin lang natin or i-apply lang natin yung mga tawag dyan, tips na tinuro ni Coach Drew Magturo. Okay? Yung mga 14 questions, yung mga questions na i-check mo sa prospect mo, di ba? Kung mag-join ba, kung anong status niya, kung sa product lang ba, or sa network builder. Okay, so after nyan, you have to listen, di ba? Nangumusta ka, kumusta yung business? So, dyan na ngayon lalabas yung mga common objections nila, yung mga tawag dyan, insights nila about the business. Dyan mo makikita kung positive or negative, kung interesado, kung may intindihan or wala. So, dapat makinig ka. Okay? Next is relate. Hindi pwede na ikaw lang yung kwento ng kwento, tapos very aggressive yung approach mo na parang nang-aaway ka. Okay? So, number 3, tell your story. And number 4, your realization. So, ito yung magiging flow natin in handling objections para hindi sarcastic, hindi madadaanan yung pride, yung ego nung kausap mo. Okay? So, ito yung mga common don'ts na dapat natin tandaan, huwag na huwag kang makikipag-argue. Diba? Actually, halos lahat siguro pag mga baguhan, dumadaan talaga sa stage na ganito eh. Yung parang feeling niya ng aaway, pero as long as ginagawa mo everyday yung business, magmamature ka din on how to answer the common questions ng prospects mo. So, don't argue, avoid the teacher type convo, yung parang nang sesermon ka, okay? And don't exaggerate. Huwag kang mag-exaggerate ng results, mas maganda. Kasi yung dating traditional na pag-network, nag-fake it till you make it. Diba? Yung ganun. Pero ngayon kasi, mas maganda na yung reality na lang, diba? Yung common na nangyayari. Kasi kung hindi ka pa naman kumikita ng maganda, madami naman yung mga kasama mo na kahit bago pa lang, kumikita na ng maganda. So you can use their story. Okay? So, dito na tayo ngayon. Ang pinaka-goal natin pag merong objection is you just need to offer solution. Huwag nating gawing komplikado yung business. Okay, huwag nating gawing komplikado yung pagkakausap sa prospect. Minsan kasi basic lang yung tanong niya, yung concern niya, tapos nangaral ka na, 'di ba? Pinagalitan mo na, 'di ba? Nag-sermon ka na. So kung ang objection niya is wala akong time, ang solusyonan mo yung
time, yung time niya. Okay, pag sinabi na, wala kasi akong pera, ang ganda kasi wala akong pera. So, ang i-offer mong solution, ano yung mga paraan para magawa niya ng paraan yung pang-joy. Okay? So, objection is not a rejection. It is simply a request for more information. So, ibig sabihin, pag may tanong sa'yo, pag may objection sa'yo, dapat hindi ka kinakabahan. Dapat na-excite ka. Kasi the more na madami yung tanong, the more na madami yung mga selling points niya na pag nasagot mo ng maayos, close deal yan for sure. So, ibig sabihin, convince me more. Pag sinabi niyang wala akong time, ang gusto niyang sabihin sa'yo, worth it ba yung time kung ilalaan ko dyan, di ba? Worth it ba kung isa-sacrifice ko yung pag-Netflix ko para gawin lang yung negosyo yan? So, convince me more. Pag sinabi niya na wala akong pera, ibig sabihin, kaya kong gawa ng paraan. Kaya kong madiskartehan yan. Pero worth it ba kung ilalagay ko dyan yung pera ko? So, ibig sabihin tayo bilang nag-o-offer ng opportunity, pinapakiramdaman tayo ng prospect natin. Kung talagang sigurado ba tayo sa negosyong ino-offer natin. Kaya nga 'di ba, ang pinaka product natin is yung sarili natin. Kaya dapat sa pag-present, hindi lang naman skills ang pinag-uusapan. Dapat pinapakita mo din yung meron tayong tinatawag na verbal and non-verbal communication. Verbal communication, yung words na sinasabi mo. Non-verbal, yung energy na pinapasa mo sa prospect mo. Diba? Yayaman tayo dito, yayaman tayo dito. Mukha nga ba ang kayaman-yaman yung itsura mo na nag-o-offer ka? Tama? Kaya dapat tayo bilang negosyante, big time na negosyante, dapat pinapakita din natin sa itsura natin. Hindi lang puro sa salita, diba? Pag nag-zoom, nasa bahay na nga lang tayo, dapat maganda ka, maayos ka, gwapo ka, nag-makeup ka. Kung sa, diba, sa employment nga sa labas, magkano lang sinasahod nila? 380, 350, required mag-makeup, mag-ayos. E tayo, pagyaman, pinag-uusapan natin. So, dapat kasama yon sa packaging natin. Okay? So, going back, objections are your buying signals. So dito iikot ngayon yung topic natin, limiting belief sa sarili, sa products, and sa system. Commonly, ang kinaka-concern ng prospects natin, dito lang sa tatlo umiikot. Okay, so number one, limiting belief in themselves. Usually, after the conversation, oh, kumusta po, kumusta yung negosyo, kailan tayo mag-start? Dapat ganun, dapat politely aggressive ka, di ba? Hindi pwede na, kumusta po yung negosyo? Sige po, text mo na lang po ako pag nasilido ka na, di ba? O pag napag-isipan mo na, hindi. So, you need to ask them directly, okay? So, dyan mo makikita ngayon yung status. So, common, ang ganda kaso wala akong pera. Okay? So, ang sagot na to depende sa taong kausap mo. Kaya nga dito papasok, di ba, yung form. Dapat inaaral mo yung background ng prospect mo. So, pag narinig mo yan sa isang negosyante, ibig sabihin, hindi yan nakikita. Di ba, may pera naman talaga siya. Malakas ang loob ng negosyante. Pero may kailangan siyang makita sa presentation niya para maipalabas mo siya ng pera. So usually pag negosyante ang usapan, actually kung tutuusin, sobrang daling kausap ng mga mayayaman at ng mga negosyante. Kaya dapat hindi kayo natatakot. Dapat yan yung sunod na i-level up natin, di ba? Dapat yan yung dapat na ginugol natin i-prospect. Kasi kung sino patuloy yung mayayaman, kung sino patuloy yung mga negosyante, sila pa yung open for a opportunity. Sila pa yung hindi mo na kailangang turuan bakit nila kailangan yung mamahal. Alam nilang importance ng money. Ang kailangan lang nilang maintindihan, magkano ang kapital, ang ROI, paano ko siya gagawin, potential income. Okay, so dun iikot yung presentation mo. Kapital, diba? ROI, return of investment, paano niya makukuha. Tapos yung potential income, tapos ano yung mga dapat niyang gawin para ma-hit yung potential income na yon. Tapos, ang after niyan, dun mo lang i-discuss, pwede ka mag-set ng examples. Like, i-relate mo sa kanya. Di ba po, sir, nabanggit mo kanina na meron kang
water refilling station, o magkano po yung capital mo doon. So doon mo lang i-compare, o 300,000, o kailan po yung ROI mo, o 3 to 5 years to 6 years, depende. O dito po sa empowered consumerism, diba? Sa halagang 135,000 lang, meron ka agad outright na 40,400, diba? So automatic yan upon encoding sa website. Plus, diba, ang market mo, hindi lang yung barangay mo, kundi international. So, ganun yung pakikiusap sa negosyante. Okay? So, just i-relate mo lang kung ano yung current na ginagawa nila. So, hindi mo kailangan, pag hindi ka kasi masyadong, hindi mo inaral yung background ng prospect mo. Minsan, 'di ba, yung motivation, yung pang-close deal mo dito, magkakaroon ka ng sasakyan kasi dito madami yung maman. 'Di ba? Ni hindi mo nga alam na baka yung kausap mo lima din, na din pala yung sasakyan. 'Di ba? So importante yung inaaral mo yung background ng prospect mo. Ngayon pag sinabi naman na ng sabihin natin employee or tambay, regular, 'di ba, na tao na wala akong pera, you can offer options, solutions. Tama? Ibabalik natin dun kanina, listen, pakinggan mo, relate, and tell your story. So, sasabihin mo na, actually po ma'am, ganun din po kasi ako. Diba dati, naintindihan po kita kasi ako nung nakita ko po yung business. Dati wala din naman pa akong pera kasi estudyante. Tapos wala din ipon. Tapos manghiram man ako, diba? Wala din naman magpapahiram sa akin kasi kakabagyong riming lang. So, halos lahat ng pera ng mga tao nandun talaga sa pagpaayos ng bahay. Pero na-realize ko kasi, ayan, then I realized. So, yung gusto mong message na gusto mong iparating sa prospect mo, ginagawa mong example yung sarili mo. Kasi kung direct approach ka na, ganito kasi ma'am yung gawin mo. Ikaw, ilang taong ka na sa trabaho mo, wala ka pang ipon, diba? So, may madadaanan talagang pride and ego. Tapos yung iba na aangasan, ibis tuloy na sasali, hindi na lang sumasali. Kasi yun yung bagsak mali. Okay? Pero pag, if you are using examples, third-person approach or any example mo ang sarili mo, mas open tuloy makinig. Kumbaga sa church, diba, sa simbahan, biblical side, gumagamit sila ng mga parables, kwento, para mas maintindihan ng mga taong nakikinig. Tama? Ganun din sa, ano natin, sa pagko-close deal. So, use the third-party approach so you can offer solution. Ako, ang ginawa ko po, ma'am, nung una, ano, nag-try pa akong manghiram, diba? So, yan yung mga pwede mo, actually, ma'am, pwede mo yan gawin. Kasi ang panghihiram naman, kahit naman tao dyan, kahit naman hindi mo gawin yung empowered consumerism, normal naman na nangungutang ka. Tsaka, alam mo ba, diba, alam mo ba, yung mga negosyante, karamihan ng mga negosyante, ang kapital nila, lakas lang naman ng loob. Karamihan yan, wala naman talaga silang actual na pera na pang negosyo, nag-uutang at nag-loan sila sa banko para makapatayo ng capital nila to start up the business. Yung mga pakonti-konting perang sinisave ng regular people sa banko, 5,000 mo, 20,000, 100,000, yun yung nilo-loan ng mga negosyante para mag-business. So actually, ang pangutang, okay po siya kung ine-negosyo mo. Kasi mag-generate siya ng pera. Nagiging mali yung pangungutang kung mangungutang ka at ihahanda mo. Mangungutang ka, ibibili mo ng gadget ng TV. Mangungutang ka, pambayad din sa utang. Tama? So, walang katapusan na pangungutang yan. Ang pangungutang, pambayad sa utang, it was never a solution sa problema. Mas maganda, manghiram ka, dumiskarte ka, mangutang ka, itayo mo ng negosyo. Kasi etong negosyo, mag-generate siya ng pera na yung kikitain mo dito, dito mo nakukunin yung pambayad mo sa mga nautangan mo. Okay? Next na solution na pwede mong i-offer sa kanya. O kung may mga extra phones ka, diba, mga gadget sa bahay, pwede mo muna yun ibenta. Diba? Ang importante, makapag-start ka ng capital, makapag-start ka sa negosyo natin. Actually, ako, meron akong kasama dito before. Walang-wala talaga siyang pera. Mahilig siya mag-tennis. Tapos, ang dami niyang mga racket sa bahay. Benanta niya lahat ng yon. So, nakapag-start siya sa negosyo. Nung ginawa namin yung business, diba, kumita siya. Mas updated ngayon ng mga tennis rackets yung mga nabili niya. Okay? So, I hope you are getting an idea. So, aside from that, ayan, bigyan mo siya,
pwede mag-utang, manghiram, 'di ba? Magbenta ng mga spare na mga gamit, 'di ba? So, ang ipakita mo sa kanya is diskarte. Ngayon, isasabay ko 'to. Pwedeng may magtanong naman sa iyo na ikaw, 'di ba, kumikita ka na, pahiram na lang, 'di ba? Pautangin mo na lang kaya ako, 'di ba? Sa iyo na lang ako manghiram. So ang sagot ko diyan usually, actually po ma'am, naisip ko din 'yan before sa nung walang-wala ako, pero kasi yung process of diskarte, yun talaga yung pinaka-importante. Kasi kung ikaw gusto mo may pagbabago ng buhay, 'di ba, pag may pagbabago sa buhay, magsisimula muna siya sa diskartehan mo muna. Di ba? Patunayan mo muna sa 8999 na diskartehan na makapagsali ka dito. Kasi kung yung malalaking bagay nga, mangangarap ka ng milyon-milyon, hindi mo madiskartehan yung 899, eh yung malalaking bagay pa kaya. Tama? So, yeah. Aside from that, of course, no time. Okay? Ang ganda sana, kaso busy ako, kaso wala akong oras. Full-time mom ako. Okay? So, again, magdedepende to sa kausap mo kung negosyante, empleyado, tambay, full-time mom. Sa negosyante, susolusyonan mo lang yung concern niya. Okay? So, pag sinabi na, ang ganda, kaso wala akong ano, hindi ko na yung mabibigyan ng oras, sobrang busy ko. So, usually, ang tanong ko dyan, oh, talaga po, sir. Oh, sige, sir. Kung masolusyonan ko po ba yung concern mo, sasali ka sa akin. Okay, ganun. Tapos ngiti ka, di ba? Oo, sige ba? Pero hindi ko talaga yung mabibigyan OJ ng oras kasi kita mo naman, di ba? Dami ng ginagawa ako. O sige po, sir, ganito pong gawin natin. Since na full-time ko po ginagawa yung Empowered Consumerism Business, bigyan mo lang po ako ng mga kakausapin. Itapon mo lang po sa akin. Tama? Ako po lahat ng kakausap. Kung gusto bumili ng products, products mo. Yung sa package, sa 15 accounts mo, doon natin kukunin para makabalik sa yung capital mo. Diba? Kung pag may sumali man, i-encode po natin yan sa ilalim mo. Mamomonitor mo po lahat through your username and password. So kahit saang parte ng Pilipinas ka, mag-refer kahit yung mga relatives mo sa ibang bansa, once na sumali po yan, mamomonitor mo po yan lahat sa DTC mo. So, ganun lang. Okay? So, same din naman sa pag-empleyado, di ba? Ngayon, the question, follow-up question dun. Upline, paano naman upline? Hindi ba na tawag dyan? Hindi ba natin mas spoon-feed yung downline natin kung ikaw lahat ang kakausap tapos kumikita siya na ikaw lahat ang kumakausap sa prospects niya? Ang sagot naman dun, kahit naman hindi siya mag-refer, tama? Kung papakawalan mo siya, kung hindi siya magre-refer, di ba maghahanap ka lang naman ng kakausapin everyday? Edi i-close deal mo na lang siya. Di ba? I-close deal mo na lang siya. At least may tagabigay ka ng unlimited referral. E ang maganda dyan, ang negosyante, ang kakilala niya, kapwa negosyante din. Tama? Negosyante din mag-isip. May pang, di ba, hindi lang yung pang one account ang kaya, hindi lang three accounts, kundi baka 15 accounts at baka kaya pang i-member yung buong pamilya. Eh, ang nakakatuwa kasi pag na-experience mong kumita yung negosyante, talagang uulit at uulit yan. Kaya pag meron kayong negosyanteng prospect, i-go mo na. Tama? So, kahit wala siyang oras, hindi mo talaga hindi mo ma-expect na mag-attend ng mga, you know, may iilan, hindi naman lahat. May iilan talaga na pag yung mga negosyante very open at naintindihan yung network marketing, diba? Kina-career naman din talaga nila yung negosyo natin. Pero may iba naman talaga na they are just open for another source of income. Tapos gusto lang nilang mag-diversify, diba? Gusto na lang nilang sumubok. Edi tanggapin mo na, diba? Huwag ka nang choosy. Tapos ang conversion on the part na pag-member na sila. Okay, so itatry mo i-convert pa konti-konti. Kung mag full-time, edi very good. Kung hindi, edi sige, hingian at hingian mo lang ng referrals. Yes, employees naman, diba? Ganun din, ang approach ko, ang sagot ko lagi niyan, pag empleyado at walang oras, sige, bigyan mo ako ng referral. Again, ang conversion, pag-member na sila, pakonti-konti na natin silang iti-training, pakonti-konti na natin silang ima-mindset, papa-attend ng training. Tapos kung sino yung kayang ma-convert, edi very good. Diba? Kung wala, directing pa din tayo kasi mahahanap pa din natin yung right person na
mag-a-active under us. Kaya nga sabi ni Mentor Joseph Lim, diba, directing yan yung pinakadapat na hindi pinagsasawaan kasi hindi natin alam kung kailan hahataw yung prospect natin. Okay? Or yung na-close deal natin. Ngayon kung pag sinabi naman ng tambay, walang oras, tambay na wala pa siyang oras. Ang sagot dyan, okay? Ang sagot dyan, sabi mo, alam mo ba, yung ginagawa mo, yun lang din naman yung ginagawa namin. Nagtitiktok ka, nagtitiktok din naman kami. Facebook, Instagram, YouTube, yun lang din naman yung ginagawa namin. Ang pinaka-difference lang natin, kasi yung ginagawa mo, hindi ka kumikita. Kami, kumikita kami. So, tapos ipakita mo ngayon yung mga hubs, diba? So, yun lang, kailangan lang natin i-convert, ipakita sa kanya na yung regular na ginagawa niya everyday, di ba, i-convert lang niya into something na productive. Wala namang babaguhin doon. Yun pa din yung gagawin niya. Pero ang pinakamaganda pag sinabay niya yung easy, kumikita siya. Okay, next, linya-linya lang yan. Mahina ako sa ganyan. Actually po ma'am, yun din po kasi naisip ko before, alam mo ba, nung bago ako, napakamahiyain ko. Tapos naisip ko, diba, na paano ko kaya gagawin yan, nursing ako, tapos wala naman ako, gusto lang makapag-discount sa product. May iba sumali kasi dahil sa ibang benefits lang, gusto lang yung scholarship, gusto lang yung insurance, diba? Pero lahat ng mga inaaral yung business, ginagawa yung part nila, hinahataw nila yung negosyo, sigurado po talaga kumikita ng maganda. Okay, next. Saturated na ang market. 15 years na. Oh, paano mo ito sagutin? Ay, no, 15 years na yung easy. Wala ka nang marirecruit siya. Saturated na. Okay, so sabihin mo lang na actually matagal ko na po naririnig yung ganon, 3 years pa lang, 5 years pa lang ang company, pero na-realize ko, wala naman pong saturation, ma'am, kasi parang ganito, first time mo po bang makita yung Empowered Ko project naman, diba, sa Jaylin project, ang dami dito, mga walang mga existing uplines na nagsusupport, pero dahil sa eto talaga yung vision, eto talaga yung intention ng pinaka presidente natin, 'di ba, na i-share yung sistema within sa group man niya or kahit hindi sa group niya, 'di ba, welcome dito sa community natin. Okay, ikaw stage na, huwag mo nang i-push kasi malay mo, 'di ba, naka-schedule na pala na kukunin siya ni Lord 3 days from now, tapos pinush mo, pinatake mo ng products natin, eh syempre magte-trace up yan. O ano yung tinake, bakit namatay, o baka masisipa yung products natin. Okay, pero may iba na super believer talaga sa products natin. Kung family members, go. Tama, kung ano, go. Pero kung medyo distant na feeling mo masisisi ka, tapos critical na yung condition, huwag mo nang i-push. Okay? Bakit mas mura sa online shops like Lazada? So, ang sagot ko na lang dyan, prospects, diba? Ang pinakasagot ko na lang dyan para wala na masyadong mga tanong, baka naman po kasi ma'am, ano, mga malapit na sa expiration or baka yun po yung mga products na mga na bilad na sa sasakyan or mga naiwan sa loob ng sasakyan na mga nag-deoxidize na. So, yung potency, yung effectiveness ng produkto, mas lessen na. And mas maganda po ma'am, actually bawal po yan, pero sa panahon kasi natin ngayon, halos lahat na kasi napapirate. Kaya we strongly suggest na since na intake yung products natin at about health, yung pinag-uusapan natin, bumili na lang po kayo sa exclusive distributors. Sa siguradong distributor po na legit pong authentic yung produkto natin. So, yun. Ganun na lang para wala na masyadong tanong. Okay, bakit naglabas ang pimples ko? Sinipon ako, sumakit katawan ko nung tinake ang products nyo. Okay, so, shielding. Dito papasok yung shielding. I-aware mo yung prospect mo. Ito yung sinasabing after sales. Pag na-close deal mo, naka-close deal ka ng 15 accounts, dapat kinukumusta mo. Dapat tinuturuan mo paano mag-take ng products. Dapat ikaw mismo nagpo-push, nagre-remind na, uy, kumusta? Ano? Na-try mo yung product natin. O, ganito ang pag-take niya na. O, tita, di ba, nabanggit mo na may
arthritis ka o pag nag-take ka ng products natin ng C24/7, baka sakali medyo kumirot ng konti. Pag kumirot, huwag kang kakabahan, ituloy mo lang yan. Kasi ibig sabihin, nag-take effect yung product natin. Okay? Tapos, for the next succeeding days, mawawala din yan. Or baka naman po, tita, baka mag-detox ka. Yung iba po kasi, ihi ng ihi. Yung iba naman, diba, yung bowel movement nila, nilalabas talaga lahat ng toxins. Yung iba, yes, nagsisilabasan yung pimples kasi yung mga dumi na nakastock up sa katawan natin, inilalabas talaga niya. Pero once na tinuloy mo yan, healing process, kikinis ka, mag-glowing skin mo, mas pupusyaw ka, diba? Tapos mas magiging blooming yung itsura mo. Kaya nga nila, nandyan na lahat. Okay, lahat ng kailangan mong matutunan, lahat ng kailangan mong malaman. Tama?